Kumakain ka rin ba ng lansones? Alam mo ba na mayroon pala itong kahangahangang nagagawa sa katawan ng tao? Ano nga ba ang epekto sa katawan ng palagiang pagkain ng lansones? At ano ang iba't ibang paraan upang kainin ang prutas na lansones? Sa video na ito ay pag-uusapan natin at ibabahagi ko ang mga epekto sa katawan ng tao ng pagkain ng lansones at tuwing kailan nga ba dapat kumain ng prutas na ito. Ang lansones ay isang prutas na kilala sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, partikular na sa Pilipinas, Thailand, Vietnam at iba pang mga bansa sa rehiyon. Kabilang ang lansones sa pamilya ng mahogani. Ang mga bunga nito ay maliit na mayroong makinis na balat at may maputlang laman na may matamis na lasa. Kilala ito sa iba't ibang pangalan tulad ng duko tringgano, langsat at longkong. Ito ay may scientific name na Lanceum domesticum. Sa Pilipinas, isa itong kilalang prutas at itinuturing itong isa sa mga pangunahing produkto ng bayan ng Camiguin na kilala bilang Lansones Capital of the Philippines. Ginaganap dito taon-taon ang Lansones Festival, isang makulay at masayang pagdiriwang na nagpapakita ng kahalagahan ng prutas na ito sa lokal na kultura at ekonomiya. Karaniwan itong inaani tuwing Setyembre hanggang Oktobre at ito'y isang mahalagang bahagi ng lokal na ekonomiya. Alam mo ba na ang 100 grams o 1 serving na lansones ay nagtataglay ng 1 gram of protein, 19 milligram of calcium, 31 milligram of phosphorus, 57 calories, 2 milligram of vitamin C, 14.2 gram of carbohydrates, at 275 milligram of potassium. Napakainam ng prutas na ito dahil wala itong taglay na saturated fats o kolesterol. At ang isang serving na lansones ay tinatayang nasa 7 piraso nito. Narito ang magiging epekto ng lansones sa kalusugan ng tao na dapat mong malaman. Nakakatulong sa kalusugan ng ngipin. Ang lansones ay mayaman sa phosphorus at naglalaman din ito ng calcium. Ang dalawang mineral na ito ay perpektong kombinasyon na kailangan ng ating katawan. Humigit kumulang sa 85% ng phosphorus sa katawan ay matatagpuan sa mga buto at ngipin. Salamat sa mataas na phosphorus content ng lansones. Ito'y nakakatulong sa pagpapatibay at pagpapaputi ng ngipin. Ang proseso na tinatawag na remineralization ay kaugnay rin sa calcium na taglay ng lansones na nagbibigay ng tibay at protection sa enamel ng ngipin na siyang nakakatulong sa pag-iwas sa pagkasira nito. Nakakatulong sa kalusugan ng puso. Ang lansones ay may mga taglay na antioxidants compound tulad ng flavonoids at polyphenols na makakatulong sa pangangalaga sa kalusugan ng puso. Ang mga ito ay nakakapagpabawas ng pamamaga at nakakatulong maiwasan ang atherosclerosis, isang kondisyon kung saan nagiging makapal o tigas ang mga arteries dahil sa pagkakaroon ng mga flak sa inner lining ng artery. Ang wastong pagkain ng lansones ay makakatulong sa pag-iwas sa mga problema tulad ng mataas na presyon dahil sa taglay nitong potassium. Mainam sa kalusugan ng ating mga mata. Ang mga sustansyang matatagpuan sa lansones tulad ng vitamin C at vitamin A na may katangian ding antioxidant, nagbibigay ng proteksyon laban sa impeksyon at hindi ma-damage ang mata laban sa ultraviolet light. Ang mga bitaminang ito ay mahalaga sa pangangalaga sa mga tissues ng mata upang labanan ang night blindness. Ang bitamina na natatanggap natin mula sa pagkain ng lansones ay mahalaga sa kalusugan ng parte ng mata tulad ng conjunctiva at cornea. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng mata na kailangang panatilihin ang kalusugan upang mapanatili ang malinaw na paningin. Nagpapaganda ng balat. Ang lansones ay nagtataglay din ng vitamin E at vitamin A na kilala rin sa tawag na retinol. Ang mga ito ay sobrang nakakatulong upang magkaroon ng makinis at hydrated na balat. Ang taglay na vitamin A at E ng lansones ay lumalaban sa oxidative stress
at ang mga factors nito ay napipigilan ang cell damage na sanhi ng photoaging, sunburn, at UV rays. Ini-improve din ito ang produksyon ng collagen para sa structural support ng balat at upang magkaroon tayo ng healthy, glowing skin. Ini-improve nito ang digestive function. Mayaman sa fiber ang lansones at ang fiber ay sobrang kapaki-pakinabang upang palakasin ang ating metabolismo at nalulunasan ito ang problema sa sikmura upang maging maayos ang ating panunaw. Nakakatulong ito sa mga tao na sobrang nahihirapan sa pagdumi o yung tinatawag na constipation. Sobrang nakakatulong ang taglay na fiber ng lansones dahil sa ini-enhance nito ang good function ng ating digestive system sa pamamagitan ng regular na pagdumi. Nakakapagtaboy ng mga lamok. Ang mga lamok ay talagang perwisyo lalo na sa pagtulog at nakakapagdulot pa ng peligro sa ating buhay dahil sa hatid nitong dengue. Kaya naman, huwag basta-bastang itatapon ang mga balat ng lansones dahil ang mga balat nito ay maaring patuyuin at maaring sindihan upang lumikha ng usok para sa ating bakuran at harap ng tahanan. Nakakatulong upang mabawasan ang pamamaga. Nakakatulong ang pagkain ng lansones sa mga taong may iniindang rayuma at sa mga taong may nananakit na kalamnan, sanhi ng sobrang ehersisyo o posibleng injury. Ang lansones ay nagbibigay ng relief sa pamamagitan ng pagpapabawas ng pamamaga sa katawan dahil sa taglay nitong anti-inflammatory properties. Ito'y nakakatulong upang maibsan ang mga sintomas tulad ng arthritis at muscle pain. Maaring makagamot ng lagnat. Inirerekomenda ang pagkain ng lansones lalo na sa mga taong may lagnat. Ayon sa National Nutrition Council, ang lansones ay may kakayahang magbigay ginhawa sa mga sintomas ng lagnat dahil sa mataas na antas ng vitamin C nito. Ang isang serving o 100 grams ng lansones ay naglalaman ng 2 mg ng vitamin C na sapat upang makatulong na pababain ang lagnat. Ito rin ay magandang mapagkukunan ng enerhiya dahil ang vitamin C ay nagtataguyod ng mabilisang pagaling ng immune system ng katawan. Maraming iba't ibang paraan para kainin o gamitin ang lansones bukod sa karaniwang pagkain ito ng derecho. Narito ang ilan sa mga paraan na maaari mong subukan. Maaari itong gawing lansones jam, lansones shake, lansones salad, lansones candy, lansones ice cream, at ang lansones wine. Ang mga ito ay ilan lamang sa maraming paraan kung paano maaari mong gamitin ang lansones. Mainam kung kakainin ang lansones pagkatapos kumain o kaya naman ay mayroong laman ang tiyan bilang dessert. Kahit na mayroong maraming benepisyo ang lansones, mahalaga pa rin na kumonsulta sa doktor o dalubhasa sa nutrisyon bago magdagdag ng bagong pruta sa inyong dieta, lalo na kung mayroon kayong mga medical condition o allergies. Ikaw ba, Kaurban? Paano mo kinakain ang lansones? Nakatikim ka na ba ng ibang recipe bukod sa pagkain nito ng hilaw o hindi luto? Ibahagang iyong opinion tungkol sa prutas na ito at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.